setelah itu itu jadi Pak Tata Rokin itu so welcome for support fisika selalu kami hampir kiri ke the north undang banyak dan reunion after key flags so last week apart the air condition buses coming from the Delta company saya sampai saya parokya sa Tasmania sa Cavite pagdating so kayo ang pangalawa from Pabulusan Paki Laguna San Isidro de Labrador kami naman po ang bisita iglesia namin sa March 17 Bingo after the second month ang bibisita namin dito simbahan ng Tanglap malapit lang so for the last more than 15 years I've been doing yearly bisita iglesia dito sa La Union from one parish of Fernando hanggang nakakarating kami sa kamay ni Jesus. So I always dream, I used to wait for air conditioned buses at more than 30 private vehicles. Ganyan po ako, I invite families. Kayo may mga sasakyan na pamilya, bring your own families para makapasyal sila. So always seven simbahan po. Two stations of the cross at isang simbahan. Ayan po ang style namin. Every time I am assigned from one parish after another, every elected season, I always bring my commissioners for visita in Iglesia. So thank you so much for dropping by. It is a Immaculate Conception Parish. And again, Father Sante, thank you so much for bringing your commissioners. So we will be praying for your safety back home. Pabalik ni mamaya, I will focus in my damas at salaroka. And siguro nagtataka kayo kahit hindi ako lumukod in front of the blessed tabernacle. I am now 41 years as a priest. I am now paying the price because my ministry is house to house. I go house to house, I go and visit barangay, I speak over, umakit sa mga bundok, natutulog. So for the past 41 years, I am getting the price ng paglalakad ko dahil ang sakit ko ay fasciitis rhabditis house to house inviting people to attend the mass so pagdating ko sa isang parokya ang parang kong sinasabi my only mission here my only goal here is to bring God to the people and to bring people back to God how? Mababahay pati ako paano niya natin magsimba ayun lang ipupunta po si Lord sa inyong mga bahay at papapalikin ko kayo sa simbahan by inviting you to attend the Sunday Masses. And then, I go and visit the sick and the elderly all of the family. I do not make those sick call. Nagbibisit ka na ako during my midnight. I am not a functional priest. Hindi ako yung pari na tinitignan ko lang yung schedule ko patay, binyang kasal. Pagkatapos niya, hindi ka ako eh, tika-tika. I take time. I take every living families to console to support them. So makikikapi ako kahit na busog na ako, hindi rin hopper ko, ikaw sabihin nila, dead na si Father, namimili si Father, pero ngayon, ipan ako. Kape, Milo, gakas, tubig, ito ang style ko. Pag-apat na lamay ang binibisit ako. So I am enjoying it up. So now we are paying the price, magmula kong January 2024, bilang akong lumulo dahil sa kapapasyal, kalayakan, nakaakyat sa mga bundo. But anyway, sa aming graduate ng Wiccan School of Theology, meron kami famous expression, in Ilocano, ano sa kami na kinepo ng pati? Magtiis ka dahil ginusto mo magpati. Ayan, ang sabi, ang expression namin sa binaryo sa Wiccan. Kasi lahat na Northern National Priest, mostly graduate ng Immaculate Conception, School of Theology, Wiccan, Ilocos. Kaya kung alam ko lang na ganito ang buhay ng pari, hindi na sana ko ng pari. Nang padre na lang sana ako. So, wala. Pero I'm enjoying it. This will be, I will be 3 years dito po sa Rosario. Ang disciple po namin, every 6 years. And this will be my last assignment. After 3 years, Bishop, I will ask for retirement. Pagod na rin ako sa kalalaman, sa kapapasyal, and he knows that. Pag nagdarasal ako in front of the blessed
And nasabi ko sa kanya, you know me. Ang dami kong sakripisyo. Ang dami kong hira. Napakaswerte kong pinilig ako. Because I maximize my ministry. Binuhis ko ang aking pagpapari. I spent thousands of hours just reaching out to the people entrusted to me. Bringing you to them and bringing the people back to you. So, ayun ang sinasabi ko sa kanya. For me, sinagamit ko siya. Pag may nararamdaman ako, huwag ba akong pagsakitin, sabi ko sa kanya, man-to-man. Pag nagkasakit ako, lugi ka. Sabi ko sa kanya, pag nagkasakit ako, lugi ka. Hindi na ako makapagtrabaho, kaya huwag akong pagsakitin. So, sabi ko, tumulungan ng pangit ko ah. Sinagamit sa ako ah. Sa awa ng Diyos, pag may nararamdaman ako, huwag ba akong pagsakitin, hindi naman. So, the Lord is protecting me. So again, pray for me, and I'll be offering a mass for you on the exercise of God, together with your Father Salve. So thank you for visiting La Union. Sana kung may time kayo, Father, dumang kayo ng Santo Tomas. So bago madadaanan yung devotees, mga isda, mga isdang dry fish, papasok doon sa Santo Tomas eh. Isa sa shrine namin ng La Union, Nuestra Señora del Mar Cautiva. So after the long days, mga 5 kilometers, along the highway, papasok kasi sila eh. Isa yan sa shrine ng La Union. So tago ang shrine ng La Union na Maria, Nuestra Señora del Mar Cautiva o Santo Tomas Town, Agoo, Our Lady of Charity, and then yung Our Lady of Namapakang sa Luna. So malamit na po yun. So San Fernando, San Juan, Pagmotan, dalawang Luna. So since we'll be going to San Fernando only, I would recommend na dumakay sandali kay Nuestra Señora del Mar Cautiva. And miracle worker din po yun na Santa, one of the strength. So pag makikita niyo na lang po along the highway, along the highway yung Nuestra Señora, papasok po kayo para mabisita niyo. So magkasal kayo po doon kay Nuestra Señora del Mar Cautiva. So atin po, welcome parishioners of San Isidro de Labrador, Kabulusan, Paking, Laguna. And again, pray for me also. Pagdasal niyo po. Father, Conan Ordonio, 41 years as a priest. Ama ng Diyos, wala kang anak. Ama ng Diyos. I was ordained 1982, April 14, 1982, being the only boy and three younger sisters. Ako na lang ang survivor, namatay ng parents ko, namatay ng kasukong younger kapatid, I am the eldest daughter. Nabalitan niyo ba yung Leona shooting, 1998, yung buntis na babae? 1998, Leona shooting, piyesta ng patay, sa Marikina. Kapatid ko po yun, kapatid ko po yun. 1998, yung pinarin ni Gonzales. Sa Leona, may yung famous Leona shooting, piyesta ng patay, buntis na babae, kapatid ko po yun. So magmula noon, lahat na papasok si Peter sa Manila, bawal na ang knives, bawal na ang mga bomb. Because of that incident, bawal na magdala ng mga report, anything na panglinis sa sinikteryo. Because of that incident that happened with my sister, Loyola Marikina, na nabalik siya ng isang mayaman na si Gonzales. So again, Father Salve, I wish all the best in your ministry. Tanggapin niyo po, Father, ang aming munting handog para sa iyo. Yan po ay galing po sa aming barangay sa Kabuyosan. Yan po ay pagkain. Can I give you my before I give my blessing sa iyo po? Ako ang pabigay ng blessing.
pag nagpapapicture din sa mga barangay, sinasabi ko sa mga tao, yung mukha ko, pwede yung panghapon sa lakot sa labi. Pwede yung panghapon. So again, every standpoint, depende ako po kayo. Thank you sa pasalubo. The Lord be with you. And with you. Almighty God bless these pilgrims headed and led by Father Sate, together with his parishioners from San Isidro de Labrador, Pabulusan, Pakindaki, Laguna, as they start their pilgrimage here in the churches of La Union. Give them a safe trip and continuous health, and may they return back to their parish safe and sound. Through the intercession of Mama Mary, our Blessed Mother, and through the intercession of Saint Raphael, the Archangel, the patron saint of Saint Traveling. Our Mother, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. And may Almighty God bless you together with your loved ones and families who are left behind, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Good morning.